Hindi mo nga mapapahamak po dito si former Death and Secretary Briones kapag nagkataon po paimbestigahan po ito ni Congressman Marcoleta, no? Kahit sabihin nyo pa po mga SSD po yan na 256 at saka meron po yan 1TB na hard disk at 8GB po yung memory card niya na DDR4, malayo pa rin po yan para sa akin sa 60,000 na laptop. Dahil para sa akin, kung iniimbestigahan po ni Congressman Marcoleta dati to at natigil po nung panahon po ni Velasco, mga Lodi, eh baka naman po, pwede nyo na po ituloy, Congressman Marcoleta! Yo, what's up mga Lodi? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Excited po ba ang lahat sa unang klase po ng face-to-face dito po sa ating bansa? Mukhang hindi naman po yata mga Lodi, dahil nga po ang nangyari po kanina yata naging magulo po ang unang araw ng pagbubukas po ng eskwelahan dito po sa face-to-face. Yan po ay sabi po ni Shernan Gaite, isa pong sikat po na rapper, sabi po niya dito teacher, 6:20 AM po dapat nasa school na ang grade 1 dahil 6:30 AM ang pasok. Tapos sabi daw po nila di umano, gumising ng 5:30 AM para 6 AM nasa school na. Then sabi po ng staff, mga Lodi, 6:45 pa daw po sila papapasukin para di daw po magulo. Unahin daw po yung kindergarten, mga Lodi. Ang gulo po, mas lalong gumulo nung sinabi po ng staff. Ito po yung kaganapan, mga Lodi, no? Pakita po natin sa ating mga kababayan. Ito po yung post po ni Mr. Shernan Gaite yan na nangyari po sa kanilang lugar, sa kanilang paaralan. Ayan po, kawawa naman po yung ating mga kabataan. At sinasabi po nila na para magulo daw po ang naging sistema. Ayan po ang naging unang bungad sa unang pagbubukas po ng eskwelahan para po dito sa face-to-face, kawawang mga bata po talaga. Pero dito naman po mga Lodi, ito po yung pinakamalupet, yung pangalawa po papakita ko sa inyo. Galing po sa Bulacan update, binaha ang unang araw ng face-to-face classes sa Hagonoy, Bulacan mga Lodi. Kumusta naman ang sitwasyon ng first day ninyo dyan sa face-to-face classes mga Lodi? Sa lugar po ng Hagonoy at dito nga mga Lodi, pinakita pa po dito sa video kung gaano po kataas yung baha o gaano po kalalim. Kawawa naman po, makikita nyo naman po yung mga estudyante na talaga naman pong akay-akay po ng kanilang mga magulang. Diba po? Napaka-hassle naman po ng unang klase po dyan sa lugar po ng Bulacan, Hagonoy po, elementary o high school po ba yan? Ako po talaga naaawa sa kanila. At ba't naman po pinahintulutan na papasukin po itong mga estudyante kung ganito rin naman pong lulusok po sila sa baha, no? Diba? Baka magkasakit pa po. Imbis na po may matutunan sila dyan, baka naman po, wag naman po sana. Sa hospital po ang punta nila nyan. Saan nangyayari po dyan sa Hagonoy? Nananawagan po ako sa LGU kung sino man po may hawak dyan po sa lugar na yan. Sana naman po, nag-decide na lang po sana kayo na wag na lang po papasukin ang mga kawawang estudyante sa unang araw po ng face-to-face. Diba? Hindi naman po siguro magiging kawalan yan kung isang linggo po silang hindi mo napapasok. Dahil nga po, dito po sa bahana nangyari po sa lugar po ng Hagonoy. At kala ko ba dating secretary ng DepEd, si Madam Briones, ready na po kayo. Salubungin o harapin po ang muling pagbubukas po ng face-to-face sa ating mga estudyante. Pero ba't ganito po? Ang gulo-gulo po, di ba? Sabi nyo po, nung panahon pa po ni PRRD, siya pa po ang presidente, di ba pinagpipilitan nyo po na okay na po, pwede na po tayo mag-face-to-face? Pero ba't ganito po? Naalala nyo po ba mga Lodi noong nakaraang taon? Tinuligsa po siya ni Congressman Marcoleta dito po sa Maanomalya, di umano mga module po, 4.6 billion budget daw po ang hiniling po ng DepEd para po sa kanilang module study. Diba? Sabi pa po dito, nananawagan po si Congressman Marcoleta kay PRRD na sibakin na daw po sa pwesto si Briones. Dahil nga daw po, parang hindi po niya nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. At buti na lang po talaga, si Vice President Sara Duterte po, pinalitan po siya as DepEd Secretary. Mabuhay po talaga ang naging desisyon po ni VP Sara Duterte, mga Lodi, no? At eto nga, mga Lodi, no? Good news po talaga ang unang bungad para po sa face-to-face dahil po dito sa pamamahala na po ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, siya po ay naging tutok po dito po sa unang pagbubukas ng klase po para po sa mga estudyante, mga kabataan po, tinuruan niya po ito, mga Lodi. Naging aktibo po si VP Sara Duterte na dito nga po ginagampanan niya po ang kanyang tungkulin bilang bagong DepEd Secretary ng ating bansa. Sa unang pasok din po ng face-to-face dito po sa amin sa Davao City, naging maayos naman po dito po sa Davao City National High School, mga Lodi, no? Kung ikukumpara nyo po dyan sa nangyari po sa lugar po ng Luzon, Kamaynilaan, malayong malayo po sa nangyari po dito sa amin sa Davao City.
Kaya rin po siguro si Vice President Sara Duterte ang gustong humawak nito para ayusin po ang gusot na nangyayari. Pero mga Lodi, may pahabol po tayo about po dito sa DepEd. Eto pong kumakalat na video about po dito sa DepEd laptop na worth daw po ng 60,000 ang presyo mga Lods. Eh medyo na-alarma po ko dito kasi nga po nagbitiw na po si DepEd Secretary Briones. Tapos ang namamahala na po dito eh si Vice President Sara Duterte. Baka naman po sa kanya maibintang to ha. Kung sakali man pong anomalya nga to naging laptop na binahagi po nung panahon po ng pandemya dahil nga po dito sa online class mga Lodi. Eto po yung naging kaganapan dyan, oh. DepEd Briones, kapanahunan mo pa po ito, ha. Hindi pa po kayo napapalitan ni Vice President Sara Duterte. Dito po sa laptop deal na to. At talaga naman po, uminit po ang ulo ko dito dahil ang specs po nito ay hindi po natutugma dito po sa 60,000 daw po di umano na laptop ng Dell. Panoorin po natin to, mga Lodi. Ito po isang guro na nakita ko lang po sa TikTok. Panoorin natin. 60,600 pesos. Hello everybody, so today we are going to unbox this DepEd laptop. Oh yeah. My gosh, for 60,600. Ayan ha, galing po sa kanila, 60,600. DepEd laptop po, unboxing. Ang laman ng ating box. Thank you so much, DepEd. Oh my gosh, hindi ko talaga to afford. Ano, uy, ang mahal-mahal pa naman talaga nito, girl. 60,000. Ayan, malapit na po niya mabuksan, mga Lodi. Hirap na hirap po si ma'am. So, we have our charger. Ayan, ano po, charger? Ano pa kasama sa loob? 65 watts charger. And Dell po yung kanyang brand. Ayan. Hindi po to, ano ha, hindi po to sponsor ha. Opo. Oh my gosh, I'm so excited. Wow. Okay, so, ta-da! Wow! Ba't kaya naging 60,000 yan? Para tuwa-tuwa po yung mga guro. Let's read the description. Nasahin daw po description, okay. Ha? Dell Latitude 3420 laptop. Up! Dell Latitude 3420 laptop. Yan po ang kanyang brand and yan po yung model number po ng laptop. Kaya na po bahala mag-search kung karapat-dapat po ba sa 60,000. Pero may papakita po umamaya. May nag-review po nito, taga-DepEd po. Sigurado po kung taga-DepEd to kasi hindi po naman siya mabibigyan ng ganun laptop. Kung hindi po siya nabibilang po sa DepEd. Panoorin po natin mamaya yun. With a processor of Intel Celeron 6305, 1.8 GHz, 4MB cache. Ano yan? Cache? Saan yung pronouncer? Cache po yan, cache. Cache. 2 core. Yan mga Lodi, mukhang mapapahamak po dito si former DepEd Secretary Briones kapag nagkataon po paimbestigahan po ito ni Congressman Marcoleta, no? Okay, so memory 8GB, ayan po siya. So, maliit lang siya, pero lang siya nga po. But, 60,000! Cha-ching! Wow, so brand new! Thank you, DepEd! Brand new! Thank you, Dell! Sponsor, charot. Hindi po to sponsor ng Dell, mga Lodi, ha? Ano pa po yung kasama sa loob po ng box? O, nilalaman po nitong package nito, ba't naging 60,600 daw po eh? Di umano. So, ano siya, appeal na ni siya, including Genius. Ayan, Genius Wireless Mouse. And bag, DepEd bag. Yan po, DepEd bag. Borda. Yan po, usually naman po sa mga laptop na ganito po ang brand, eh meron naman po yan mga free na bags po talaga. Depende na lang po yan kung ano po yung maging freebies. Pero usually meron po talaga yan bag. DepEd logo. So, ay, meron pa palang headset. Genius headset, sa tingin ko po, eh, ano yan? Yung tagpa 450 o 650? Parang ganun? Mga students, mga learners, let's go! So, yun lang po yung laman ng ating DepEd. Ayan mga Lodi, nakita nyo naman po kung ano po yung kasama po dun sa 660,000 do po di umano na presyo po nitong Dell laptop ng DepEd. Mabuhay po, mabuhay. Tama po ba ang presyo sa kanyang specs na binibigay po dito po sa Dell laptop na to mga Lodi? Kasi meron pong nag-review dito. Sa tingin ko po, taga DepEd po talaga siya. Ang kanyang YouTube channel mga Lodi, ipinasatisfy. Na yan po yung pinakita po natin kanina sa video. Panoorin nyo na lang po kung ano po yung naging komento. Parang taga DepEd po talaga ang nagbigay po ng review dito. Kaya na po ang umusga kung karapat-dapat po ba sa 60,000 yung presyo niyan. Kasi kapag ako po tatanungin nyo mga Lods,
Bagsak na bagsak po yan sa 60,000 mga lods. Dahil kung aking ikukumpara sa ginagamit ko po dito na worth 70,000 po itong aking PC, kung ikukumpara po dito sa laptop na to mga lodi, ang layo po talaga ng Intel Celeron sa ginagamit ko pong unit. Tapos 70,000 po yung sa akin. Pero desktop po, mas mura po yung desktop kung ikukumpara po sa laptop ha. Pero yung specs po kasi mga lods, sablay na sablay po para sa akin eh. Kahit sabihin nyo pa po mga SSD po yan na 256 at saka meron po yan 1TB na hard disk at 8GB po yung memory card niya na DDR4, malayo pa rin po yan para sa akin sa 60,000 na laptop mga lodi. Intel Celeron po yung processor ha. Eh tatanong lang po natin mga lodi kung meron po ba talagang anomalya dito at sino po ba ang mananagot kung mapatunayan po na meron pong naging hocus pocus sa pagbibigay po ng presyo dyan. Kasi ang pagkakaalam ko mga lodi, bago po yan maaprubahan o yung laptop na sinasabi po na 60,000 mga lodi, dumadaan po kasi yan ng bidding. Bidding ibig sabihin na hanap po yung gobyerno ng pinakamura po, pinakamura na gagamitin pong laptop para po dyan sa online class nung panahon po nang hindi pa po nabubukas ang face-to-face mga lodi. Pero bakit ganun po kamahal? Sa tingin nyo po ba karapat-dapat po yung presyo nyo? Ilang paaralan, ilang grupo ang nabigyan itong 60,600 kuno na presyo ng Dell laptop na Intel Celeron mga lodi? Talong lang naman po DepEd ha. At dapat po ba talaga na maimbestigahan to? Dahil para sa akin, kung iniimbestigahan po ni Congressman Marcoleta dati to at natigil po nung panahon po ni Velasco mga lodi, eh baka naman po pwede nyo na po ituloy Congressman Marcoleta. Dahil kaisa naman po kayo sa unit team, baka pagbigyan po kayo ni VP Sara Duterte na pasukin po ang investigasyon dito. Hindi po porket nakapag-resign na po ito o napalitan po ito ni Vice President Sara Duterte si Briones o dating secretary ng DepEd, eh makakalusot na po siya dito, di ba? Pasensya na po, madam ha, kahit na po meron na po tayong kaidaran, kung kayo po eh sangkot po dyan, sakali man po merong mapatunayan, eh hindi po po pwede na mawalang bahala na lang po. Sa tingin po namin, eh hindi po karapat-dapat na presyo dyan po sa DepEd laptop na yan. Kaya nga po mga lodi, sa tingin ko kung bakit po si Vice President Sara Duterte ang umupo po as DepEd Secretary at saka si President Bongbong Marcos ang umupo po as Secretary ng Agriculture, eh baka may masili po tayong anomalya dyan at sana naman po mapanagot po kung sakali man po meron. Yun lang po ang aking iiwang mensahe po sa ating bagong administrasyon at ako naman po talaga sumusuporta sa inyong mga ginagawa ating Presidente at Vice President. Kami po ay kaisa nyo sa tunay na pagbabago pero dapat po managot po ang dapat managot sa mga dating naupo po dyan na meron pong mga ginawa pong kabulastugan. Hanggang dito na lang po mga lodi. Stay safe and God bless you all. Face to face classes. Peace.